Welcome back to Bersistimi Cooking, mga kabayan. Magandang araw sa aking mga ka-OFW at mga kasama nating overseas Pinoy. Ang aking i-share na video ngayon ay pork chop with mushroom and oyster sauce. Isa ito sa mga popular kong recipe sa overseas Pinoy cooking. Isa rin ito sa mga innovative dish na aking niloto. Ang aking version for today ay may pangalan pork chop dinner, plated and presented dinner for two. Mukhang fine dining eh. Aside this, I mix vegetables, sweet corn kernels, steaming rice, at hot potato fries. Okay, kain tayo. Ihanda ko muna ang mga sangkap. Kailangan ko ng isang buong bawang chop. Kalahati nito ay for garnishing. Isang malaking sibuyas chop din. Isang lata na whole button mushrooms. Gusto ko kasing malaki yung mga mushrooms sa pork chop. Huwag yung slice na, lugi doon. Puro mga retaso lang ang laman. Maganda buo yung mushrooms para magandang tignan din. Yung iba, slice ko. Yung iba, hatiin lang. Then yung iba, buo na ilalagay. Ito yung gagamitin kong oyster sauce, local lang. Okay, kunin ko na yung pork chop. Na-defrost ko na ito. Malaki itong nabili ko, intact pa yung skin at fat ribbon. Etong part kasi na ito yung pinakamasarap sa pork chop. Dalawa lang lulutuin ko para sa dinner for two. Patuyuin ko muna ang mga pork chop bago budburan ng asin at paminta. Sprinkle lang dalawang side. Sabay masalts para kumapit. Dahil masyadong makapal ang pork chop, guguntingin ko na lang itong balat at taba. Baka kasi bumaloktot habang piniprito at hindi magpapantay ang pagprito.
Ayan, okay na, keep aside muna. Bago prituin, mga 10 minutes. Ayan na ang mga sangkap. Okay, fry ko na ang pork chop. Pero para makasave ng time, unahin ko ng stir fry itong garlic. Gamit ang malaking wok, initin ang cooking oil. Mga kalahating cup ito. Halo-halo lang hanggang mag-umpisang maging golden brown. Ayan, pwede na. Ilipat ko lang sa plato. Balik ko na yung cooking oil. Dagdagan ko ng oil, mukhang kulang. Ayan, mainit na, pwede nang ilagay. Pwede nang ilagay ang pork chop. Takpan ko muna. Fry lang mga 3 to 4 minutes. Ayan, pwede nang baliktarin. Naku, nasobrahan na ata. Itong kabilang side naman. Ganun din, mga 3 to 4 minutes. Takpan na. Ayan, pwede na siguro ito. Hala, ganun din. Medyo nasa max na yung pagprito. Teka lang, isusunod ko nang iprito itong isa. Ayan, tapos na. Gusto kong crispy yung balat. Subukan kong prituin yung balat lang nitong dalawang pork chop. Sigurado to, overcook na, dibale. Dibale, isasahod ko na lang to sa sauce niya. Sana okay. Karaniwang ginagawa ko kasi parang seared lang siya para moist at malambot yung karne. Ito kasi makapal at skin on pa. Tapos yung sauce ay bubuhos lang pag serve na. Pero ito isasama ko na lang sa pagluto ng sauce. Umpisahan ko na ang pagluto ng sauce. Dito ko nalulutuin sa palayok din ito. Dadagdagan ko muna ng konting mantika.
lagay ko na ang sibuyas, stir cook mga isang minuto. Lagay ko na itong napritong bawang. Kalahati lang, yung kalahati gagamitin ko sa garnish. Luto na naman ang bawang, lagyan ko na ng tubig. Mga kalahating baso. Ilagay ko na itong Italian dry herb. Dried parsley. Sana wala akong nabili. Hindi makakalabas, lockdown. Masarap din naman ito. Yun lang, mabango masyado yung rosemary. Hindi tayo sanay. Tayong mga Pinoy. Pakuluan ko lang ng mga 3 to 5 minutes. Dry kasi itong mga herbs. Kailangan matagal na kulo para ma-rehydrate. Lagay ko na ang oyster sauce. Kalahating cup ito. Sunod na itong mga button mushrooms. Tuloy lang ang luto, mga 1 to 2 minutes. Lagay na butter, 1/4 block ito. Unsalted to para di na dadagdag ang alat. Maalat na kasi yung oyster sauce. Tuloy lang ang luto, mga 1 to 2 minutes ulit. Dagdagan ko ng kunting tubig, parang kulang. Ilagay ko na tong sugar. 3 to 4 tablespoon ito. Raw sugar lang or white sugar. Huwag brown, lalong iitim ang sauce. Tikman ko muna. Ayan, okay na. Konting luto na lang ito. Siguro mga 3 to 5 minutes pa siguro. Ihanda ko muna itong pampalapot. Kakanawin ko na cornstarch, ha, 1/3 tasa na tubig. Pwede nang ilagay ang cornstarch. Ilagay ko na lahat. Templahin ko na lang sa tubig pag sobra lapot. Halo lang, mga isang minuto pa. Ayan, ilalagay ko na ang napritong pork chop. Ilubog lang. Simmer for 1 to 2 minutes pa more. Luto na ito, tanggalin ko na sa apoy.